Hi guys! Welcome back to our channel. Tanggalin natin to. Dito kami ngayon sa parking ng aming sasakyan. At magkakaroon tayo ngayon ng car tour. Tanggalin muna natin yung ating mga mask kasi nandito naman tayo sa loob. Safe naman kami guys. At yung kasama kong bata ay safe din naman. Siyempre inuuna ko rin naman yung kanyang safety bago kami mag-video. So guys, yun nga, nandito kami sa parking ngayon at hinihiting ko lang yung aming sasakyan. Pero magkakaroon tayo ng quick na car tour. Bago yung car tour guys, gusto ko lang ikwento sa inyo, may maiksi lang ako ito. Baka mapahaba dahil alam nyo naman napakadaldal ko. Marami akong kwento bago yung mga ginagawa ko. So, yung kwento ng sasakyan na to guys is, dati, nung hindi pa nag-abroad yung asawa ko, nagtitinda kami ng mga kwek-kwek, ng fish balls, buntis pa ako doon kay Ninya, tulong kaming dalawa. Tapos nung nanganak na ako kay Ninya, nagka-negosyo naman kami noon nung directory, yung binabalot sa mangga, pinang-e-export para hindi masira yung mangga. So, tulong din kami ng asawa ko noon guys. Naghahanap kami ng mga directory sa mga junk shop para gawin namin na ano yun nga, yung pangbalot ng mangga. May pinagdadalan kami nun guys. Tapos, yun, sa lahat ng bagay naman, tulong talaga kaming dalawa kahit nung nagtitinda pa lang kami nun ng kwek-kwek, ng fish balls. Kasi wala pang matinong trabaho nun yung asawa ko. Ewan ko ba parang ang malas-malas namin dati. Sobrang hirap. Tapos nung nakaisip, pero hindi namin kinakahiya na nagtinda kami. Actually, kahit hanggang ngayon nga, gustong-gusto ko pa rin magtinda. Kaya nga lang kasi, yung sa bahay namin, wala naman kaming pwesto para magtinda sa harapan namin kasi daanan ng sasakyan at maliit lang yung space. Kumbaga, makakaabala kami. Pero, hilig ko rin talaga yun, guys. Kasi ako yung tao na, yung hindi ako nahihiya kahit na anong pasukin kong trabaho. Hindi ako, wala akong pakialam. Parang, kahit na anong diskarte, basta kikita ako, okay lang. Tsaka ano, hindi ako talaga mahihiyain. Siguro nasanay ako dun sa dati kong trabaho na entertainer sa Japan. Kaya medyo kumpal-kapal yung mukha ko in short. Kaya kahit na anong hanap buhay, gusto ko. At tsaka isa pa, galing din kasi ako sa pamilya namin na mga puro nagtitinda. Nagtitinda sa baklara, nanay ko nagtitinda sa school, dumatayo kami dati sa fiestahan. So sanay ako guys. So yun nga guys, nung dati, nung nagtitinda kami, tapos parang ang malas-malas ng buhay namin noon, parang walang kaswerte-swerte kasi nga lagi natatanggal sa trabaho. May isang opportunity na kumatok sa pintuan ng aking asawa dahil parang naisip niya noon na gusto niyang mag-abroad. Sabi niya, "Be, abroad na lang kaya ako." Sabi niya ganun kasi wala akong magandang maging trabaho dito sa Pilipinas. At siguro, yung naniniwala rin ako sa kasabihan na kapag bukol ay bubukol. Dahil siguro sa yung nagustuhan nga niya yung trabaho na makapag-abroad siya. So, yung kumbaga, lahat kumbaga sa daan is maluwag naming napasukan yung daan papunta sa pag-abroad. Maraming tumulong sa amin, mga kamag-anak ko. Tinulungan kami financially kasi alam naman nila na yun nga na wala kaming pang susuporta kung mag-a-abroad yung asawa ko, wala kaming ipang sa mga placement fee, sa mga in short, yun sa mga gagastusin sa agency, wala kaming ipang gagastos. So, nagtulong-tulong yung mga kamag-anak ko para mapaalis yung asawa ko. Tapos, sakto din naman talaga na nung naghahanap siya ng trabaho sa abroad, ay meron siyang kumpare or kaibigan na naghahanap din talaga ng dental technician sa Kuwait. So, ginrab niya yung opportunity na yon. 5 years ago, nakapag-abroad siya. At yun nga, naalala ko dati na nung nagbakasyon siya na meron siyang dala-dala pa na ano yung laruan na maliliit na kotse-kotsehan. Alala mo yun, be? May ganun yung asawa ko nung nainuwi. Tapos sabi niya, balang araw, wag mong itatapon yan. Sabi niya, ganun, itabi mo lang yung mga sasakyan na yan. Kasi alam ko parang dalawa yun, di ba? Dalawang yun sasakyan niya na isang maliit. Black tsaka isang parang gray. Kotse at tsaka isang parang pick-up yata yun. Tapos sabi niya gano'n, itabi mo yan, sabi niya gano'n, sabi niya, balang araw, yung kotse na yan, magiging totoo yan, magkakatotoo yan, kasi pangarap ko maging magkaroon ng sasakyan, sabi niya gano'n. Tapos sabi ko,
parang iniisip ko na na napaka-imposible naman siguro. Parang, sa bagay, hindi naman masamang mangarap, di ba? Lahat naman tayo may mga pangarap at kung mangangarap ka rin lang talaga ay sulit-sulitin mo na, lakihan mo na kasi libre naman ang mangarap. So kaya yun yung pangarap ng asawa ko noon. Ako naman ang pangarap ko ay bahay. May hinulugan kami bahay sa Cavite. Yun nga lang binawi namin yung naidown namin kasi nga kasi baka may magtanong sa inyo sabihin may sasakyan kayo pero wala naman kayo sariling bahay, umuupa lang kayo. Actually, may kinuha kami bago pa yung sasakyan. Kaya lang, yun nga, binawi namin dahil hanggang ngayon, lupa pa rin. Ilang years na yung nakalipas, hindi pa rin siya talaga nagagawa. So, binawi namin. Kaya ang plano namin, sa probinsya na lang kami titira. Doon na lang kami kung sakaling swertihin. At, yun nga, ako naman, ang pangarap ko naman, na kaya ako nag-YouTube, guys, ang talagang pinaka-pangarap ko at hindi rin naman masamang mangarap na sabi ko sa asawa ko, pangarap ko lang naman na kapag halimbawa na marami na ako subscribers tapos kumikita na rin ako dyan sa YouTube, gusto ko na makabili tayo ng lupa sa probinsya, makapagpatayo ng kahit maliit na business lang o kahit nga sari-sari store, makapagpatayo tayo. Tapos pag may sarili na tayong bahay, sabi ko sa kanya at kahit papaano kumikita naman ako, gusto ko na hindi ka naaalis kasi mahirap din guys yung ang asawa mo ay nasa malayo, kinakabahan ka palagi sa tuwing may sakit siya, hindi mo siya maasikaso. Kaya tsaka gusto ko na lumaki yung mga anak ko sana na magkakasama kami dahil mas masaya pag magkakasama. At tsaka pangarap ko din na kung maging milyonaryo yan, hindi na hindi naman milyonaryo guys, yung parang yung tulad ng mga sa bagay pa, sige na nga, pangarap lang naman, diba? Hindi naman masamang mangarap ng malaki. Halimbawa, matulad ako sa mga idol ko ng mga sikat na mga YouTuber, tulad ni na Unclothes. Yan, yun talaga yung pinaka-idol ko guys, kasi bilib na bilib ako sa kanya dahil nakapagpatayo siya ng malaking bahay. Nasusuportahan niya yung mga pangailangan ng kanilang pamilya. Siyempre, sa tulong din ng asawa niya. Yun, ganun sana yung gusto kong pangarap na uuwi na lang din yung asawa ko. Dito na lang, magkatuwang kami sa buhay dito kapag yung YouTuber na ako na kumikita ng malaki. Tapos yung nanay ko, mabilihan ko rin ng sarili niyang bahay or mabigay ko lahat ng pangailangan ng nanay ko. Kasi ngayon guys, wala akong trabaho talaga. Kaya ginagawa ko rin na libangan itong pag-upload sa YouTube. Wala akong trabaho. So, at the same time, nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. At saka, yun nga, nangangarap ako na someday sana magkaroon din ako ng kita. Kasi wala akong maibigay sa nanay ko. Wala akong maitulong sa kanya. Kasi nga, wala akong trabaho ngayon at tatlo ang anak ko. So, yung kinikita ng asawa ko is para lang talaga sa amin. Kulang pa nga minsan. Yun nga, gusto ko talaga, yun talaga yung pangarap ko. Yung makatulong din ako sa nanay ko kasi wala na akong tatay, siya na lang. At gusto kong bumawi sa kanya sa lahat ng mga pagkukulang ko at saka yung hindi ako nakakapagbigay at nakakatulong sa kanya. Siyempre minsan gusto ko siyang regaluhan ng ganito, gusto ko siyang bigyan ng ganon pero hindi ko siya mabigyan kasi nga may mga anak akong pinapakain at pinag-aaral, umuupa pa kami ng bahay. So ayun nga, ang ano ko lang sa inyo guys, ang akin lang mai-advise sa inyo is huwag kayong magsawa na mangarap. At na ano ko sa asawa ko guys, sa mga prinsipyo niya ba, lagi siyang positive. Lagi niyang sinasabi na huwag mong iisipin yung negative. Sabi niya ganun. Sabi niya, isipin mo, magkakasasakyan ako, ganito ako. At kung ano daw yung positive na iniisip mo, yun daw ay magkakatotoo. Sobrang positive talaga niya guys. Sa bagay, lahat naman talaga ng ginugol niya sa buhay ay nagkakatotoo kahit papaano. At saka isa pa, hindi lang tayo basta mangangarap at hindi lang tayo magiging basta positive. Kailangan din guys na pagsikapan at pagtrabahuhan.
Kasi ang asawa ko napakasipag talaga niya guys pagtrabaho. Noon dati hindi siya nagtatrabaho, lagi kami nag-aaway kasi nga parang buhay binata. Tapos nung nagkaanak na kami, ayun, nagbago na siya, napakasipag niya na sa trabaho, napakadedicated niya na sa trabaho. Lalo na nung nag-abroad siya guys, yun, talagang yung pangarap niya gusto niya matupad. Pinag-aral niya ako ng college kasi gusto niya makapag-aral ako ng college. Siya nagpa-aral sa akin ng dental technician. Tapos yun, masasabi ko lang, in short, huwag kayong humintong mangarap. At walang masamang mangarap. Dahil kung may pangarap ang isang tao, pagtatrabahuhan mo yan, pagsisikapan mo yan, at hindi, huwag kayo maingit sa kapwa nyo na mayroong ganito, ganyan. Huwag nyo kaingitan yun. Kasi ang okay lang maging inggitera ka, kasi yung inggitera na ibig sabihin na parang gusto mong maging magsumikap ka para maabot mo yung pangarap mo. Hindi yung inggitera na parang, bakit si ano may binili, ganyan-ganyan, chismis, ganon. Huwag ganon guys. Dapat maging inggitera ka na nagsusumikap ka at gusto mong maabot yung pangarap mo kaya ka naging inggitera. Parang ganon. At yun nga guys, ituturo ko na kayo sa aming maliit na sasakyan. At as usual, yung aking kwentong maigse ay humaba na ng humaba. Naubusan na ako ng gasolina guys. Kaya ituturo ko na kayo sa aming munting pangarap. At sana matupad nyo rin ang inyong mga pangarap guys. So guys, itong sasakyan namin ay 6 to 7 seater. Ang tatak nito ay Nissan Grand Livina at ang kanyang model ay year 2008. Nabili namin to guys ng second hand. Hindi ko na sasabihin kung magkano, pero second hand lang namin to nabili. Yan siya guys. Sa likod, medyo makalat pa kasi hindi pa ako nakapaglinis. Ito ay makatotohan ng car tour. So guys, dito sa harap, ayan, meron tayo dito pabango ng sasakyan. Tapos ito, nabili ko to sa Luneta, sa estudyante na nagbebenta. Yung sabi niya na pambaon niya daw yan, binili ko 20 pesos. Tapos ito naman ay pinadevelop ko tong mga picture na to dati, panglagay ko sa wallet. So naisipan ko lang nabutasan siya na ganyan, tapos isabit dito parang pan-display. Ngayon kami mag-anak. At ito yung aking mga anak na babae. Meron pa akong ipapadevelop dun eh kasi gusto ko kasama yung nanay ko dito sa picture. Eh, nagkaroon kasi ng pandemic, hindi ko pa napapadevelop. Ayan. Tapos meron kami dito tissue. Yung usually nakikita sa mga sasakyan, tissue. Tapos may alcohol kami na with sanitizer. Tapos, ayan, yung aming aircon ng sasakyan at yung stereo. Ayan, yun yung siya. Tapos, dito ay may batang makulit. Ayan, napangit. At dito naman yung aming lagayan sa ilalim. Ayan ang mga nakalagay pang ano sa daga. Kasi dito sa parking nga namin maraming daga. Ayan, tapos doon ko nilagay yung sa upuan namin na cover kasi hindi ko pa nakakabit. Tapos yun yung aming mga papeles in case na merong checkpoint. Yung mga ORCR. Tapos may pouch ako dito na maliit. Pakita ko kayo kung ano naman ito. Wow! Yan, yun yung aming pouch na maliit. At wow, may nakalagay dyan, puro lip tint. May concealer ka pa rin. Para kung halimbawa na nagmamadali ako, may lakad ako, tapos buy one, get may one. Maiwanan ko, ito yung aming lip tint brand, Dress Maris Cosmetics. Ito yung pangalan ni Ninya. Ayan yung shade niya. Para in case halimbawa nagmamadali ako, meron akong gagamitin dyan. Okay guys, nalopat yung aking cellphone. So, charge muna natin. Ayan, meron tayo dyan pang-charge ng cellphone. Tapos yan, meron tayo dyan pang-charge. Tapos ito, pag binuksan mong ganon, may mga bariya ako dyan. Kasi halimbawa, tulad, pag nagpa-park ako na may bayad, yan yung aking pinababayad kapag wala akong dalang barya. Tapos dito, meron ditong bukasan na maliit. Ayan. May mga nilagay kami yata dito na mga kung ano-anong mga straw. Lagay yan ng mga coffee. Pero pwede din dyan lagyan ng coffee kapag mag-travel ka. Ayan.
yan, guys. Yan yung aircon. Tapos dito naman sa kabila, ganyan lang. Kung ano yung mga typical na nakikita nyo sa isang sasakyan. Ayan, manivela. Tapos, ito yung handbrake. Tapos guys, dito ko nilagay yung panglagay dun sa ating harapan sa may salamin para hindi siya maano ng init. Nakalimutan ko ang tawag dito eh. Halit, pakilagay nga dyan, bebe. Ayan, dito ako ngayon sa second row ng ating sasakyan. Ayan, yung first row. Ayan. Tapos dito sa second row, makikita nyo dito lang. Ay, wala. Unan lang, makikita nyo dyan. Kasi para pag yung mga batang kasama namin ay natutulog, inaantok, may ano dito, may unan. Ganyan lang, walang ibang nakalagay dyan, guys. Tapos dito naman, papunta sa third row. Ganun din, unan lang din yung makikita nyo. Ayan. Ganyan. Ayan. Unan lang din. Tapos may lagayan dyan ng halimbawang tubig, mineral. Dun din sa kabila, meron din. Tapos nandun na tayo sa likod. Tapos guys, ito yung sa likuran niya. Ayan. Hello. May batang pangit na naman dyan. Tapos ganyan siya. Hindi ko pa ito nalilinis eh. Bibilang ko kasi ito ng lagayan. Mga basahan ko pang linis. Ayan. Tapos may payong tayo dyan na malaki para pag bigla ang umulan. Ito yung takip ng aming sasakyan. Tapos ito yung ginagamit ko mga panglinis. Ayan. Mga kulant. Yan, mga sponge. Yun lang. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. So, ayun guys, nasa hinagap ng aming buhay, eh, hindi ko akalain na magkakaroon kami ng ganito, makakabili kami ng ganito. So, sana yung iba ko pang mga pangarap sa buhay ay matupad din namin at sana i-guide kami lagi ni Lord. Kaya yung mga pusa namin guys, swerte talaga sa amin yan. Kasi dati wala naman kaming pusa, hindi naman kami nakabili. Pero nung inalagaan namin sila, simula nung inalagaan namin si Chloe na una, tapos si Cleo, ayun, nagsunod-sunod yung swerte namin at nakapundar nga kami ng ganito. Yun lang guys, sana naging inspiring ang aking kwento na from quick-quick vendor and fishbowl vendor ay nakapundar ng ganitong sasakyan, hindi man siya mamahalin at hindi man siya brand new, pero at least galing sa pawis at pinagsikapan ng aking asawa. At pinagtulungan din naman namin kasi ako naman ang nag-aalaga sa aking mga anak. So, may part din naman ako guys. At yon, sana ay na-inspire kayo sa aming kwento na hindi, huwag nating isipin na hanggang dito na lang tayo. Isipin natin lagi na aangat tayo sa tulong ng Panginoon at sa ating pagsisikap. Yun lang guys, hope you like this video and please give me a thumbs up kung nagustuhan mo ang video na to and please subscribe to my channel for more upcoming videos. Bye guys! Be safe! Stay at home! Bye! Bye bye!